Welcome back to my channel! So, for today's video, ang kasama natin ay ang nag-iisang pinakamabait, ang pinakamapagmahal, pinakamagandang sister-in-law sa balat ng lupa. Ang nag-iisang si DJ Cha Panganiba! Ang papabigal ang energy, biglang galon! So, yun na nga guys, ang gagawin natin ngayon ay Never Have I Ever Sister-in-Law Edition. Dahil madami sa inyo ang sobrang nagagalit kay DJ Cha. Wait, sige, sabihin mo pa. Hindi na kaya talo. At madami din sa inyo ang nakakurious din sa relationship namin as mag-sister-in-law, diba? So, ang mechanics ng Never Have I Ever natin is wala tayo yung life counts nila. Ang gagawin lang natin, kapag never have I ever, kapag I have, mag-raise ka ng kamay mo, pag hindi naman, wala kang gagawin. Okay? So, ganun na lang. Ganun na lang. Okay. So, meron na tayong mga naka-ready dito na tanong. So, yun. Let's start. Okay? Okay. Number one, never have I ever nagloko sa partner. Pucho. Ako madami. Sure po yung amin tayo. Nagloko naman tayo, syempre. Oh, sa'yo isa lang. Oh. Sa isang beses ka lang. Ako? Ako kasi ganun eh. Hindi, ako sa totoo. Sa totoo lang. Ay, isang beses lang. Ako ano, mahigit kumulang, hindi mabilang, basta mahal namin. Hindi, ako dalawang beses. Yun ang importante. Ayun, dalawang beses sa akin. Dalawa. Ah, bilang. Ako kasi hindi na, guys. So, eto kasi madami niloko. Alam niyo na. Uh-oh. Pero ngayon nagbago na ako, syempre. Pamilyado kasi na eh. Kasi may baby, happy. Pamilyado na eh, bawal na. So, okay. Moving on. Never have I ever nailang sa isa't isa. Sa ating dalawa? Oo. Never. Ay, nailang nung una. Nung na-meet. Ako, oo. Nung na-meet ko siya. Syempre, kung may ilang kapatid ako ng jowa mo eh. Oo. Kasi ako, syempre, gusto ko muna kasi makilala yung tao. Mm-mm. Hindi naman yung sobrang ilang nasin to, ganyan-ganyan. Yung may ilang ka lang, ayun lang. Ako, nailang ako sa'yo nung time na ako yung nagloko sa kabalikan ng ni Harvey. Siyempre, parang, ikaw ba naman may kasalanan ka, tapos kakabalik mo lang sa pamilya. Siyempre, may ilang ka lalo na sa atin, yung partner mo, di ba? Ayun, nailang ako sa'yo. Maintindihin naman ako. Aww. Alam ko naman yung both sides nila. Ayun lang. So, ayan. Next is, never have I ever kinonsinte ang isa't isa. Kinonsinte namin! Kasi yung kwento, pass. Pero hindi siya kalokohan, guys. Basta, pass na yun. Kasiyahan. Enjoyment. Para di sa bonding, gano'n. Pero never kami like yung mga kalokohan sa buhay na ikasasama ng isa't isa. Hindi naman siya gano'n. So, yun nga. Dati yun. Dati. Next, never have I ever umihi sa bote. Hindi ko maalala eh. Pero kasi alam ko yung ginagawa nila, Tony. Ginagawa niya dati. Ako hindi bote. Alam ko ano, baso. Yung plastic cups. O kaya yung ano. Umihi lang ba? Hindi ba yung naghugas na gamit bote? Ganun. Ihi lang. Hindi, ihi lang. Never. Never. Kasi kaya ko din mag-tease ng ihi. Kaya tayo niya yung UTI. Oo. Totoo. Never. Okay, moving on. Next. Never have I ever nagsabay ng dalawang partner. Umamin ka na, tuti. Hindi naman sabay. Oh, sige. Ako, nagsabay na ba? Oh, umamin ka na, sis! Pinakalandian, pero hindi nagsabay. Ayun, parang ganun siya. Parang hindi sabay. So, parang half lang. Kasi, parang nangyayaki naman yung single naman. Ano mo yun? Hindi na ako mag-explain. Basta nakalandian lang, hindi naman sabay. Okay. Ayun lang. Okay, next. Never have I ever namburaot. Siyempre, namburaot tayo. Ako, oo. Noong una, ito yung namburaot sa akin dati. Food. Madami kasi siya lagi yung stock ng food. Alam mo yung makakalimutin, ganyan. Ito, hindi siya nawala na yung stock. So, penge, hanggang naging nagbigayan na. Okay, parang kanina. Ngayon, bumaliktad yung mundo. Siya yung maraming pagkain lagi. Ako yung laging maraming pera. Lagi siya magbibili ako. Ayan, lagi siya mayroon, lagi siyang buntis mo pa sa lubong ako sa'yo. Ganun siya, kaya buntis sa kanila ni Harvey. Nagtira ako ng ulam sa'yo dito, tinago ko pa. Kaso hindi mo nakain kasi may kumain. Oo, may kumain. Yung ano yung lechon pati si Sig. Oo, ganun. Ganun kami sa isa't isa. Baliktad. Siyempre, nagbabago naman talaga tayo. Bilog ang mundo. Bilog. Guys. Okay, next. Never have I ever nag-away dahil sa partner. Oo, ano yung binatong? Sabihin ko, binatong kita ng bote. Pero hindi yung tinamaan. Basta sobrang
ano yun eh, lasing ba ako nun? Nakainom ba ako lasing ka nun. Nakainom kasi ako nun. Oo, kasi basta nag-away kami nun. 2017 or 18 ata. 17. Basta lasing, sinainis ako kasi yung partner ko that time, parang may problema kami. Tapos nandun siya parang... Kasi ako sa kanila. Oo, tapos... And syempre lasing to. Ayun na, dala na. Nagano ko ng bote, pero hindi naman tumama. Nagmaoy siya, girl. Sagal na yun. Ayun, siya lang. Pero ako hindi ko siya inaaway kaya. Kasi hindi rin naman siya para awayin. Kasi lagi lang naman siyang chill. Ganon. Relax na. Next one is, never have I ever nang hiram ng damit pero di sinole. Meron akong hiniram sa'yo na damit na hindi ko nasuha. Yung parang crop top na. Yung parang floral. Ayan yung floral. Yung pula. Oo, ang ganda kasi na nandun na sa cabinet. Hanggang okay, ngayon nasa 2018. Oo, guys. Bago ako umalis ng Pinas, hiniram ko sa kanya tapos nadala ko na. Nakita ko na lang. Nasa Dubai yung parang nasuot niya. Hala, hindi binalik. Maganda kasi yung crop top na noon. Chill lang. Okay, next one is, never have I ever siniraan ang isa't isa. Siniraan? Kanina si siniraan? Kahit kanino. Yung type na ano? Isa. Hindi naman ako talagang sira. Parang, ay naku yan si Papi yung... Chismosa yan, sip-sip. Alam mo yung parang pa-joke lang. Ah, okay. Walang-walang sira. Kasi syempre, kapatid ko din. Ako hindi, kasi hindi ako nagagalit sa'yo. Silang, etong maksilyo, walang pakialam. Kapag kunwari, nung time na naghiwala kami ni Harry, laging labas yung pamilya niya. Kung ano man yung galit ko sa kanya lang. Dapat pero ganun. Pero never nadadamay yung pamilya. Oh, or kung ano man yung mga nag-shoot namin dati. Wala. Napalipasan namin. Ganon. Wala. Kasi masaya lang naman talaga tayo dati. Alam mo yung simpleng away? Normal kasi yun. Tsaka, hindi yung nagpapatibay sa inyo. So, hindi talaga may iwasan yun. Yeah. Yes. Yeah. Next! Never have I ever pinagtakpan ng isa't isa sa kalokohan. Pinagtakpan natin. Di ba gumigimik ka nga? Sa gig ko. Magkasama kami sa isang gig nun. And then, pauwi na dapat ako. And eto naman, syempre, lagi siyang may sariling buhay, nakakalabas siya. And after then, gig, after ka mag-DJ yan. And then, nakakabanding niya yung mga friends niya. And ako naman, after ng event or ng gig, diretso uwi. Kasi uwi labot ako kay Arvin. Labot nilalaman niya tuloy. Minsan, dati lagi ito sumasama sa akin. So, dati ang ginagawa nito, kinikidnap ako, sinasama ako. Pero binabantayan ko yan, tsaka hindi naman kita pinapainom. Tapos nakamask. Ano lang naman siya, like sinasama niya lang ako para makapag-unwind. Enjoy naman. Kahit minsan makakita naman ako ibang tao. Kasi after work nila, yan. Uwi talaga sa bahay. Agad. Mm-hmm. Eh, sinasama ko siya. Eh, sakto ako. Eh, may kotse. Same kami ng bahay. Sabi ko, taka sis, gimmick tayo. Ako bahala. Eh, mga ganun. Yung ganun. Tapos ang kurento pa natin kay Harvey nun. Alam naman ni Harvey. Pero alam kung alam ni Harvey yan. Pero okay lang. Kasi kasama mo naman. At saka, siya naman kasama ko eh. Kaya, ayun lang yung ano namin, takip na katakpa namin sa isa. Next, never have I ever nanghiram ng underwear. Never. Nanghiram pero ang binigay disposable, yung ganun. Oo, disposable. Ganun, ayun, never. Ayun, never. Wala, ako never. Disposable yung binibigay. Oo, ayun lang, disposable. Okay, next, never have I ever hated each other. Parang ganun, wala naman. Ako... Hate kita ng ilang oras ganun, pero hindi din eh. Wala, hindi ako nagtatanim ng galit. Hate ko lang si Tuti kapag, naghihiwalay kami ni Harvey. Kasi hindi naman. Kasi syempre kapag naghihiwalay kayo, di ba, tapos yung kapatid niya, syempre, pag broken hearted. Syempre, doon siya sa akin, comfort yung kapatid niya. Tapos ako naman itong nilalayo niyo yung kapatid niya sa akin, ganito, ganyan. Pero hindi naman, wala namang sa akin. Kinakamusta kita nung naghihiwalay kayo dati. Oh, actually, ganun naman siya. Pero, dati kasi iba yung isip ko dati, sobrang hit bata. Siyempre, diba? Iba talaga. Naging hit din kita dati. Ayun, kaya kung di na kayo maghihiwalay, magkakasama na tayo palagi. Magkatabi na ka sa kama. Okay, next! Never have I ever pinlastic ang isa't isa. Dati? O, ako din, may time. Dati? May time. Lahat naman ng mga tanong mo, puro dati. Oo, dati talaga. Ngayon kasi iba yung bonding namin ngayon eh. Lalo na nagka-baby happy. Simula na umuwi siya this year. Iba yung pagiging close sa aming dalawa. Tsaka nagbago siya, malaking pinagbago niya. Lalo na yung inalagaan niya yung kapatid ko. Kasi ako doon, nakikita ko. Dati mata sa mata. Dati kasi talaga, Bali. Lahat ng tao, wala, hindi sila boto sa akin. Bali ayon talaga. Na sa akin.
kahit di ako boto sa kanya, tinulungan ko siya magbati ng kapatid ko. Kahit nasaktan yung kapatid ko kasi siya alam yung sa akin. Alam niyo na guys kung bakit ganit na ganit si DJ Cha sa prank. Kasi ganun siya. Lagi siyang ganun, lagi niya na lang ang pinagbabati. Tapos this time, syempre pagod na yan, di ba? Pagod na yun sa mga shit namin dalawa kung ano mang meron kami shit ngayon. Ganun. Hindi kasi kahit sabihin mong ano, yung magkaaway kayo ni RV, once na yung galit sa'yo ni RV, hindi naman kasi sa inyo yung dalawa yun eh. Mm-hmm. Ako pa yung magbabati sa inyo, ganyan. Syempre si RV love na love ka. Mm-hmm. Love mo din naman yun. Yes. Well, gwapo ko sa panganiban. Alam nyo, hindi ko alam kung anong meron. Pero yung mga panganiban, madaling magpaikot talaga. Ay, grabe! Leader yung kuya nila, si Papa Ki. Hey, shoutout ka pala kay Papa Ki. Ano, ayun yung daddy ni, ano? Ni Hunter, tsaka ni Harmony. Ayan. Ayun, guys. Para alam nyo, beware sa mga panganiban. Ayun, magpaikot yan. Baka maniwala sila. Pero, loyal naman ang mga panganiban. May ligaw magpaikot yung sa DJ, yung vinil. Ayun, ayun yung pinapaikot ko. Tao, hindi. Ayun naman pala. Loyal naman sila, guys. Ayun. Next, never have I ever nagtanim ng sama ng loob sa isa't isa. Walay. Sure ka? Hindi ko na maalala. Kung meron man, pass din. Pero hindi yung matagal. Hindi ako nagtatanim. Sabagay. Sabagay kasi hindi. Ano kami, meron kami mga sariling mundo. Kaya kapag nagkaroon kami lang ng tampuhan or sama ng loob. Wala din. Eh, busy siya sa gig. Busy ako. Masyado kami busy sa mga ibang bagay na mas mapapakinabangan. Kaysa isipin pa namin yun. Yung stress, hindi ganun. Na. Iisipin na lang namin magtrabaho, maging okay, ganun. Okay, last one. Never have I ever napilitan pakisamahan ng isa't isa. Never. Hindi. Napilitan ako pakisamahan ka. Hindi. Ako siguro before. Dati din. Before, yung bago. Lahat guys talaga before. Hindi, ganun talaga nagbago talaga. Kasi ngayon sobrang actually, okay. Actually, kasi iba talaga guys yung ugali ni Papi. Iba talaga. Malaking pinagbago niya. Nag-mature na siya ngayon. Kasi sobrang paswa itong batang to. Sobra. Pero dahil naman, nakita ko naman yung ano niya, yung progress niya. Tsaka malaking pinagbago niya. Yun lang. Mm-mm. Dati? Oo. Siguro mga hindi naman matagal. Like mga ilang araw lang. Ilang araw lang. Oo, ganun lang. Siyempre tayo magkakilala. Sin ba to yung ganun? So, ayun na nga, guys. Yun na yung sagot sa mga never have ever questions ninyo. Sana nalinawan kayo and sana naintindihan nyo na kung bakit ganun kagalit si DJ Cha sa akin, okay? So, alam nyo na kung bakit ako galit. Dahil, syempre, yung kapatid ko, akala ko sinasaktan niya. Mm-hmm. Kasi nga, dati siyang pasuway. Mm-hmm. So, syempre, ako magagalit ako as ate, diba? Yung nakikita mo, yung kapatid ko kasi umiiyak sa akin yun. Umiiyak na siya sa akin dati. Dahil dito, yung tumawag. So, pupuntahan ko, iyak nang iyak, di ko makausap. Syempre, okay, ano, yung pala prank lang. Hmm, kabawa naman. At least alam niyo, oh, ganun talaga ako. Hmm. Yung pagsalita kapag nag-galit talaga ako. Pag-galit siya, ganun siya, guys. Pero... basta sa family, ah. Pero, other side naman ni DJ Cha, kapag hindi siya galit, sobrang sweet, sobrang lambing. Chill lang ako. Actually, guys, sa totoo lang ngayon, siya yung laging kakampi ko and siya yung laging umaaway sa mga tao na kaya nakakapagpainis sa akin, ganun. Pag... kasi ba ako siya stress dahil may Baby Happy, pero paglabas ni Baby Happy, pwede na siyang stressin. So ngayon lang to. Eh, syempre, ano, tayo-tayo na nga lang yung nandito, eh, di ba? Tsaka syempre, pag wala ka, pag di mo kasama si Harvey, ako, eh, si Harvey nagtatanong din sa akin yun, si Papi, ganyan-ganyan. So, syempre, ako na magtitingin muna sa'yo pag wala yung kapatid ko. Ako yung nag-report, di mo alam. Ay? Di mo alam, nag-report na kay Harvey. Wala naman ako report kasi lahat naman ng ginagawa mo dito, nakikita ko dahil isang kwarto lang tayo. Isang kwarto lang kami, guys. Pag lagi ko siyang pinapaglitan. Buntis, matulog ka na. Puro ganun. Buntis, kumain ka na. Buntis, bukas mo na gawin niya kailangan mong gawin. Kasi nagpupuyat siya minsan. Sobrang ate siya sa akin ngayon. And then sobrang saya ko rin naman. Kasi nabuild na namin yung tiwala ng isa't isa. And yung bonding namin talaga ngayon. Mas naging solid. Mas naging close kami ngayon. Solid talaga as in. Siguro dahil epekto rin ng quarantine, kaya magkasundo pa tayo lalo. Kasi lagi tayo nasa bahay. Pero guys, kung walang quarantine, siguro nasa gigla naman to. And hindi kami na siya nag-uusap. Hindi, kasi ako, kung hindi quarantine, sobrang workaholic ako. Workaholic kasi talaga. Kasi isang gabi, tatlo yung gig ko. Mm-hmm. Pag uwi ko dito, tulog. Pag gising ko, ligaw, pasok. Ganon. Wala na. Hello, hi na lang ako sa kanila dito. Wala na kami bonding. Kasi kahit off ko, mas gusto ko mag-gig, mag-work. Mm-hmm. Ayun lang. So, ayun
na nga guys, doon nagtatapos ang ating Never Have I Ever. Sana nag-enjoy kayo and sana naintindihan nyo na ngayon yung ugali niya at yung relasyon namin dalawa. Don't forget to like and subscribe guys and comment down below kung anong next video natin na gusto nyo gawin. And also, don't forget to subscribe sa channel ni DJ Chat and Malimba. Put your hands up! Hey! So once again, guys,